Bell say that. Ang feeling ni Inas. Tasi mo na. Ang game 3 ba? Huwag ka na kumasa, ulol. Richie Rivero, thank you! So, hindi pwedeng ano, sa akin hindi pwedeng dalawang Philip Manalo. Minsan talaga may bias ako sa mga ano, foreign athlete. Parang ayoko ibigay sa kanila yung finals MVP or any award. I mean, I'm not racist, pero minsan talaga gusto mo talaga pure-blooded Filipino yung ano eh. Boss Orin, the dog, at akutan. Sino yan? Mga Brad, welcome back to another episode of The Dog Show! Woo! Yan! Part 2! Alam na oh! Oy, may nag-comment, ba't ka daw nakamask pa? Tanggalin mo na daw yung mask mo. Ha? May nag-comment. Ba't nakamask ka pa? May mask mandate pa. Ay na. Ano na? Ano pag-usapan natin? Ay, nakalimutan ko na. Hey, it's been raining in Manila. Hindi ka pa nilalamig. Muulan, boss boy. Pasok na lang ako po. Ayun nga, tayo dito naman. Pag-usapan natin yung... muulan na naman. Grabe. Lagi ba? Oo. Dahil umuulan, boss boy, ang pag-usapan natin first team sa second half ng ating UAAP Season 86 preview ay USD. Ba't naman? Anong connect nun? Eh, lagi bumabaya dun pag umuulan eh. Ayun na, segue. Ang ghost team. Ghost eh, diba? So, Boss Bray, bagong sistema, bagong coach, parang Pilipinas lang yan. Bagong Pilipinas, bagong mukha. Diba? Yeah, pero so, oh, no, wala tayong alam dyan. Napaka-sikreto ni, ano, ni Coach Pido. Wala man lang mga pre-games, pre-seasons na sinalihan. Yeah. Puro closed door, man. Closed door, ha? Kaya pala diyan gusto ni ano ni ika-apat sumali. Puro closed door. Para wala sikreto lang. Oo. Oo, para sikreto lang. Kaya tawag dito, lumipat din si Portsky, tapos lumipat din yung ano, star player ng UE. Eh para nada. Nada. Pero next season pa naman yung lalaro eh. Sina ano. Yeah. Ang problema ko dyan, Boss Bray, ang problema ko talaga dyan sa pinagagagawa ng USD. Ano? Ang dami nilang kinukuha ng point guard, parang wala silang point guard. Wala ba? Ewan ko, bastusan yata. Diba, I mean, diba, kunyari, Boss Bray, wala kaming pinggan sa bahay. Oh. Diba? Oh. Kunyari, wala kaming pinggan. Eh, siyempre, bibili ko mga pinggan sa SM, di ba? Eh, ang ginagawa ng USD, kuha ng mga point guard. Meron eh, naman point guard. May point guard naman sila. Oo nga, ba't ganun? Tanong mo kung bakit. Uy, huwag kang ganyan. Captain nila yan, di ba? Captain nila si... Sino? Si Paul, di ba? Ito captain yun. Ah, okay. Si Paul, okay. Yung nga pala, idol natin yan, si Idol Paul Malakasang. Talagang napakagaling yan. Talagang... Talagang ano yan. Yan ang ano, yan ang tatak goes day. The past several seasons. Diba? So, ang USD ngayon, may bagong mga recruits na hindi maglalaro. May mga recruits din sila na maglalaro. Mm-hmm. Which is, we don't know much about kung paano galawan nila kasi hindi naman sila naglaro sa mga pre-season tournaments. Di ba? Yeah. Ang alam lang talaga natin, pag Coach Pido, lumalaban. Pag Coach Pido, kalbo. Di ba? Alan K yan eh. Kaya malay mo, yung performance niya na K lang.
Well, see. Kaso nakita mo yung ano, di ba, yung picture nila, yung sa yung pinapost na 13. Di ba meron ganun? Oh. Nakita mo sa UST, halos kalbo isa lang ang hindi. Sino ang nagpakalbo? Si Faye. Ayaw ipano yung dreads niya. Ayaw ipano yung dreads niya. Okay lang yun. At least ano yun ha? He's above average FSA compared to others. Diba? Para for me ha? For me, oo. Hmm. Yes. Above average siya. So, based lang sa alam natin, based sa coach, at based sa alam natin maglalaro pa yung point guard nila, ano yung tingin mo ang best case at worst case ng UST this season, Boss Bright? Okay. Kasi yan, Nick Caballero's team yan. Siya pa rin yung gagawa dyan. Pero alam mong siya lang ang gagawa dyan. Siguro second yan si, ano, si Faye. Kung ano. Yung bago nila, na napanood ko, si, ay, wala naman nakamanood, pero alam, kilala mo naman ata, galing NCAA, si SJ Mo, yung bata. Ayan. Okay yung laruan nun. Parang superstar yun dun sa team nila. Sa Arellano. Arellano nga ba yun? O, tama. Best case, number 7. Worst case? Number 8. Yeah. Oh, okay. So, ano sila ha? Kumbaga, maglalaban sila sa ng UE sa basement conference finals, tingin mo ha? Oh. Ikaw ba? So, ang best case nila, isang case ng SMB. Hindi, kasi, ano sila eh, under na sila ng San Miguel Corporation, di ba, Boss Bry? Napak na, nado na si Longhair. Longhair, papa. Oo, Boss Longhair, dapat magpakalbo rin siya, no? Oo, unfair. Dapat, ano ha, comment down below kung gusto nyo magpakalbo si Longhair. Tsaka ano, napa-champion ni Longhair yung ano eh, yung kabila, yung UST Team C sa UAP G League. Last season. Oo, malay mo, it's a journey towards the new beginning for the greatness of the Tigers, di ba, Boss Bry? So, per season ni Boss Pido, I think, number 5 siguro, best case scenario. Wow. And the worst case scenario, number 6. Somewhere there. Mas may tiwala ako na siya yung coach dahil coach si Denok Miranda sa Morayta. At mas may tiwala ako kay Coach Pido dahil doon sa health ng Adamson Falcon sa guard lineup. So, I think they're one spot ahead of FEU Adamson. Anong worst case mo? Worst case siguro nila, ano, 6. Mga 5 or 6 sila. 5 or 6. Taas mo magbigay ng ano nila. Yeah, ano lang yan, dahil kay Coach Pido, saka pwede na na silang ano eh, 4 or 5 eh. Alam mo bakit? Hindi. Ano? Ayoko na lang mag-talk. Alam mo na. Tingin mo kung kunwari nag-number 7 or number 8 ang UST. Magsisisihin kaya nila yung hindi sila ano, nagipag-sumali sa mga pre-season tournaments or whatsoever. Hindi, ganito yung tingin ko sa timeline na UST, Boss Brian. I think ang timeline nila is, it's gonna be a 3-year plan. Yeah, wala namang papasok na coach tapos walang core players na talaga superstars that they would expect themselves to win right away. Diba? So, etong first season ni Coach Pido, I think ano to, intro ng culture na gusto niyang i-introduce sa UST. So, win or lose, what we should look for sa UST lineup or UST roster, eh, kung paano mag-grow at sino yung mga core players na, you know, makakaangat ngayong season na madadala nila next season, tapos doon na siguro yung judgment, ano, judgment season ni Coach Pido sa, ano, season 87. Problema kasi sa minsan sa mga ganyan yung mga yung of course magantay 3 years. Eh ngayon yung mga UAP players, especially superstar players, sinusulot na sa ibang ano eh, sa ibang leagues eh.
Oh, yeah. Hindi mo alam, baka si Nick Caballero, last season niya na to. Malay mo lang. Parang ganun. Yeah. Yeah. But, we'll see. We'll see. Kasi kaya nga na dyan ang San Miguel. Diba? Baga, magpiprint ng pera yan. So, kailangan din kasi na maayos na backer para magstay yung mga superstar players ng liga. Pero magkano nga ulit ang ano, allowance ng ano, UAP player, Boss Bri? Na-post mo yun dati. Oh, 15 million. Dapat. 15 mil, no? Oh, 15K. Oh, magkano? Siguro ano, hindi, siguro 15 mil, pero meron silang confidential fund. Mga magkano. Di ba? Oo. So, nagkakatalo sa confidential fund yun. So, kaya ako naka-green eh. Yung confidential fund, naka-green din yan, di ba? Ay nga pala sa Vice President ng ano, Homeowners Association. Di ba? Green. Green. Oo. Oo, yun. Sarah Hall. Diba? So, nabanggit ko na. Pero, yun nga. From UST na pinabaha. Tapos, pinag-usapan na natin yung green eh. Eh, punta na tayo sa green. Yeah. Ang green na mataas ang expectation natin dyan sa Lasal. Mm-hmm. Ang tawag ko nga sa kanila nung ano, left and right naglilipatan sa kanila yung mga blue chip, Los Boss Bright, grid archers eh. Mga greedy ba? Oo, grabe. Policarpio. Tapos biglang malalaman mo, coach nila, Coach Topic. Oo. Di ba? Ayup. Tapos andiyan pala. Ang ano lang. Ha? Intact pa sila, ha? Wala. Sino ba next day? Sino ba next day? Eh, si Evan. Evan Nelly. Yung may pusa. Sabi ko na oh. Yung may pusa. Si Michael Phillips. Si Ben Phillips. Andiyan pa. AQ. Magutol. Yeah. Sino? AQ. Si Jokic Jr. Si ano? Si Nonoy. Ha? Ah, yung ano? Yung... Wag na. Si Nonoy. Si Nonoy, nandiyan pa. So parang intact sila. Ang kalaban lang talaga nila dyan, katulad ng last season, health. Diba? Kaya sila naka-ano, wala ka sa Final Four eh. Diba? Dahil yung Winston, Nelly, Phillips and KQ na yan, parang ilang games lang silang nagsama-sama na maglaro dahil sa injuries. So hopefully, and imagine Boss Bri, kung magcha-champion sila, masasabi nilang hindi sila team na asa sa import. Oo. 'Di ba? Yeah. Kasi yung mga championship ng nakaraang two seasons, Diouf and Kwame, yung talagang dominating sa team nila eh, di ba? Although team basketball pa rin naman, pero kita mo talagang yun yung core strength nung lineup, yung FSA. Pero itong De La Salle team na to, talagang yung import nila, maayos naman si Nwanko, pero hindi siya dominating na FSA. No? True, hindi pa nga siya starter minsan eh, di ba? Chinese. Mm-hmm. Yeah. So, kumbaga, sana kung mag-champion ng De La Salle, may bragging rights sila dito. May bragging rights sila doon sa mga kalaban nila. Meron pa diba? Nga inaantay noon na di ba, meron silang recruit na from Division 1 si Mitchell. Di ko alam kung nangyari doon, balita. Parang back injury. He's nursing a back injury at the moment. Parang parang Shawnee Winston sana eh. Congrats nga pala kay Shawnee Winston na-drop na yan sa PBA. Sana okay na siya with Lasal. Di ba meron siyang pick? Ang alam ko lang na hindi okay with Lasal UST ah. Meron silang namumuong sa malang panahon online ah. Eh, di ko nga nabalitaan eh. Ano ba 'yun? Baka pwede mo na may spill yan. Yung mga wall freedom wall lang ng UST at De La Salle, nagta-trash talkan sila doon eh. Na hindi daw part ng UST ng Big Four, mapuwa daw, mga ganun. Mapuwa. Okay.
Oh. Wow. Well, see, para sa akin, ang elite school sa Pilipinas, Ateneo, Lasal, tapos sa UP, tapos UE. Yung yeah. Big Four. Yeah, yeah. yun yung Big Four eh. So, ewan ko lang sa UST kung part kayo ng Big Four. Para sa akin, UE yung nandyan. Big Kasi four, kailangan mo sa Big Four ng ano eh. Boss Bright. Kailangan mo sa Big Four ng ano eh. Kunyari, mag-iinuman kayo, yung bibili ng ano, yung kautusan, di ba? Kailangan mo, kung may tagabili ng pancit canton, so, best case, Boss Bright, De La Salle, best case, worst case? Best case, champion. Champion. And worst, worst case? Runner-up, first runner-up, number two. Ah, ba. Sa akin, ano rin, yun din. Best case, worst case, champion. Worst case, first runner-up. Yun na lang din. Yun ang tingin ko dyan. Okay. And I think the team that could beat De La Salle is gonna be Ateneo. Kung may makakatalo sa kanila. Kasi highly emotional. It's gonna be a highly emotional game. Yeah. Hindi na masyadong mag-come in play yung ano nila eh, yung dominating na roster eh. Diba? Talaga nga yung puso yung labanan na nun. Tapos may tab Baldwin sa kabila. Pinalo, although, ha? Pinalo nila yun sa Kadayawan ah. Ateneo. Yung ano? Ateneo. Di ba? Oo, oh, Kadayawan yun. Iba yung UAP. Ah, hindi. Kasi ano eh, medyo, medyo ano si Evan nun eh. May nanonood kasi nun. Oh, may ano daw, may pusa ka. May pusa ka. Nasa Davao yun eh, di ba? Oo nga, no. Kaya magulat ka, Boss Bray, mamaya sa patos ni Evanelli, alam mo yung tatak. Ano? KD. Oo. Oh. Malay mo, Boss Bray, mag-endorse pa yun ng KD na sa patos, di ba? KD. Di ba? Yeah. Galing ko, no? Bahala na sila. So, ano mo iniisip nila? Oo nga, baka matukang tayo dito. At least ikaw, safe ka dyan, layo mo. At ang ito, so UST De La Salle tapos na. Ano pa ba? Dalawa na lang natitira ng team. Okay, sige. NU muna, NU muna. NU. NU, ano ba alam natin sa NU? Andun pa rin si Kian, baklaan. Andun pa rin si Steve Nash. Enriquez. Ay, RIP nga pala kay Boss Mike Enriquez. Malay ko ba kung ano-ano ni Steve Nash yan. Rest in peace sa ating ano, paboritong 24 oras na main man. Saludo yan. Yun, Steve Nash, baklaan. Tapos yung import nila. Ando pa rin si Omar Jan. Papa Jan. Yeah, yeah, si Omar. Ando pa rin. Wala na nga lang si Jan Lloyd. Wala na, di ba nagpa-drop? Balita ko, nagpa-drop hindi na si daw, Jan Lloyd. Hindi daw si Nine. Oh, yeah? Oo. Si Jan Lloyd. Ang problema kasi sa mga Jan Lloyd, Boss Bray, sila yung sanay na, ano, nagsasign ng autograph. Kaya ano? Diba? O malay mo, sasabihin nila, eh puta, sawa-sawa ka na mag-sign eh. Huwag ka na mag-sign dito. De, pero sana naman masign yan. Kasi I think, ano yan, jowa yan ni ano, diba? Ni, ano ba yon yung crush natin? Si, ano, di maunahan, yung anak ni Aris. Talaga? Hindi ko masaya. Alam. Oo. Oh, ha? Hindi ko alam na jowa niya pala yun. Oo, oh, kasi inagaw sa akin eh. Jowa niya. Christiana. Christiana di maunahan. Yung chicks. Nagko-cover minsan sa UAP G League. Yeah. So, and you, Boss Brian. Buo pa yung core. Si Jan Lloyd lang wala. Oo. Sana ano, umano din si Figueroa. Nakita ko sa preseason games, gumagawa siya. As in, parang nagpa-player of the game din si Figueroa. Sana umayos. Oh, okay. May ano na, may mga trust na yan, ha? May bago sila. Yung saka, ano? Casinillo. Oo, mukha magaling yun. Si Casinillo, Boss Prime. Saka si, yung galing ano, yung
MVP ba yun o Mythical Five? Si Humamoy? Yung juniors nila? Oo, si Humamoy. Oo. Yun. Oo. Sabag nga na, ano? Tapos, tawag dito, coach pa rin nila si, ano, si Napa, ano? Si Jeff Napa pa din. And yan, yeah, defensive-minded coach. Yeah. Yeah. So, the problem with NU, hindi sila mahina. Ang problema ko sa kanila, merong mas malalakas na team sa kanila. True. Roster-wise, di ba? So, Boss Fry, best case, worst case, NU Bulldogs, season 86. Ano yan? Number 4 is the best case. Number 6 ang worst ng NU. Number 6, ha? Eto, Boss Fry, sila lang yung team na wala akong best case and worst case. Ano? Ano mo? Number 4 sila. Matik na. Nakastay na doon. Matik. Oh, matik. Matik yan. Tingin ko, ha? Number 4 sila. Tapos, tawag dito, pwede sila makabulag sa Final 4 ng isang game against De La Salle, I think. Ang logic ko doon, why? Ang logic ko doon, why? De La Salle will be number 1 based sa tingin ko. And they're gonna be number 4. So, twice to beat ang De La Salle. The only reason I think na makakanakaw sila ng game kasi familiar na si Napa doon sa mga player niya eh. Coach Topics, hindi pa eh. Diba? True. Eh, high pressure game ang ano eh, Final 4, diba? Kumbaga, ano yan, tawag dito, basag ang mukha yan. So, probably magiging factor yung familiarity ni Napa dun sa mga core players na on crunch time. That's what I think. Yeah, true. Yeah. Saka, tapos, Boss Bray, next team na. Ano na ba? Last team? UP. Tama ba? Ooh. Yung ano nga, sister team ng JRU. UP na. Universidad na UP na madaming haters. Bakit maraming haters sa UP? Aba, yung daming pinagkukuha, Brad. Inubos na at ng player. Umabot na ata ng team D yung ano nila. Yung players nila. Naglalaban na ba sila ng uniform sa UP ngayon? No, yung isa lang yun. Wala na yun, ah. Ah, wala na ba? Ay, ano nga pala, congrats kay, ano, ah, Boy Laundry, ah. Bagong player yan ng, ano, PBA. Ano, papasok yan, Boss Bright. Tingnan mo, taga mo sa bato. Kamusta ang, ano, perya? Ha? Kamusta sa peryahan? Oh, balita ko nga, nag-color game sila. Nag-color game. Color game. Tapos alam mo, tawag dun sa color game nila? Ano? The color. Pang laundry rin yung nilaro nila ni Counselor, eh, di ba? Kita mo, the color, Counselor. Talagang magaling talaga si Papa Richie talagang kumilatis. Okay. Ibang ano? Iba. Sorry, balita. Ano? Francis Lopez is gonna play now. Oh. He's eligible to play this season. Bakit Francis Lopez? Dapat tawag mo dyan LeBron. Oo naman. Payas ka. De, parang ata sabi niya, he doesn't want to be called as LeBron eh. So, respect na lang. Sabihin ko na lang. LeBron. Ah, okay. Francis Lopez will play. Kagulangan is still there. Gagate would play, 'di ba? From oh, 'di ba? From De La Salle High School. Tapos Diouf, nandiyan pa rin si Diouf. Okay. Mhm. You still have Alarcon tsaka si Boy Mantika. Boy, si Alarcon, Boss Bray, ah, laki ng in-improve ng laro, ah. Uy, nawala ata yung ano ko. Nawala ba ako? Oo, oh, parang ang loading to the phone eh, yung video mo. Ang nangyari dyan? Hang on. Teka lang. Wala. Diyan. Meron na? Ayun. Yo? Meron na. Ang ba? Na ano yun? Nahugot? Ha? Hindi. Kanina pa kasi ata nakabukas. Parang nag-sleep siya.
Nag-slip ah. De, going back, si Alargon Boss Bry, ah, laki lang in-improve ng laro niya based sa mga pre-season. Ah. Oh, yes. Yeah. True. Si Alargon. Sila ni, ano talaga, ang bumubuhat ni JD. Dalawa sila. Ano, I think, ano, nakatulong sa kanya yung, ano, inspiration niya sa Ateneo, ano, ah, Lady Eagle, si, ano, si Doromal. Grabe yung ganda ng batang yun. Sila ba? Oo, oh, nakita ko yung mga picture nila. Bagay naman sila. Kaso mas bagay. Mas bagay kami. Oo, oh, check si Doromal eh. Oo. Oh. Okay, congrats pala, Alar ko na. Naagaw mo na naman yung chicks ko. Dami ko ng chicks. Dami ko ng chicks na pinapagaw dyan sa mga player na yun. Mga buisit eh. Yeah, so, Alar ko. Kabulangan. Uy, Mantita. Okay. Ay, condolence pala. Condolence ulit kay ano kay Papa CJ. Talagang ano, tawag dito. Masugid na tagahanga natin yung mama niya, talagang loves ko 'yan si Ma'am Rowena. Kaya talagang sana CJ galingan mo. Bigyan ka ng ano, heavenly energy ni boss the boss Rowena. Mukhang ano naman siya eh, mukhang fully recovered naman siya from the injury last season eh. Okay naman na. Nakita mo yung ano, form niya sa Tres Boss Bry, saka yung accuracy ni CJ lately. Okay ba? Ayos? Oo, laki na in-improve. Alam mo talagang ano, tinabako niya sa gym. Tingnan natin. Kaya yung sinasabi ko, Boss Bry, sa mga UAEP player na below 6'4", 6'5", dapat deadly kayo sa Tres. Para kahit pa paano, pagdating ng pro, hindi kayo mawala ng trabaho. Diba? Yeah. Hindi yung mga puro kayo saksak-saksak, puro kayo TikTok. Anak ng TikTok yan. Hindi napatamaan ka ba? Oo, meron akong kilala eh. Taga Adamson eh. Puro TikTok eh. Hindi na umunlad yung laro eh. Sana umunlad. Yung ano, Vietnamese dun. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh my gosh. Yeah. So, tawag dito, UP with Francis Lopez and Sebian Gagate as the new main guys. Tapos, ano solid pa rin ang veteran core. Oh, andun din sila Cyril Gonzalez pa. Luis Pablo, pa, no? Nakalimutan mo. Oh, Luis Pablo, galing din ano yan. Green din yan, di ba? Yeah. Meron pa silang so, Briones. There's a lot. Ang dami nilang ano, newbies. Ang tapos, problema na lang nila dyan. Oh, sorry. You go. Paano i-distribute yung playing time, no? Yeah, playing time tsaka chemistry, syempre. Puro bago eh. Kasi imagine mo, sa guard lineup mo, meron kang kagulangan, tapos meron kang alarcon. Solid. Tapos CJ Cancino yung dos or minsan uno. Grabe yan. And then the previous finals MVP ng season 84 nandiyan pa. Malik Diouf. Ang ano ko lang. So best Lopez. Case. Sorry. Francis Lopez ano? Hindi ko na mga mapapayaan po na yan sa UAP. Iba ang UAP kaysa sa ibang pinaglalaroan niya. So ang leader pa din yan will be JD and Alarcon. Sila pa rin gagawa dyan. Kahit may Francis Lopez ka or Malik Diouf. Si Malik or Malik Diouf, ano pa rin yan. Doon pa rin mag-ano yan. Magse-center doon sa dalawa. I think offense would never be a problem. Would not be a problem whatsoever for UP this season. Kasi sobrang loaded nila offensively. The only problem for them is paano sila dedepensa ng better than Lasal and better than Ateneo. That's the only problem. So ako na mauna for UP Fighting Maroons. Shoutout muna kay Mitch, kay Michelle. Ayun na, congrats sa'yo dyan. Sana maayos yung pagpapalaki mo sa hinaharap natin. So, tawag dito. UP, best case scenario number 2. Worst case scenario number 3. And at the end of the season, sila yung masasabi kong team na kahit hindi ko ilagay sa number 1
they could still win a championship and steal it from Ateneo or Lasal dahil sa sobrang loaded nilang lineup. Cowboys try. Almost the same tayo. Number two will be the best case scenario. I don't see them as championship team, please. Pero ang worst case natin, baka number four pa nga eh. Number four. So, and you would be number three, you think? Pwede. Pero alam kong best case is number four lang sa NU, pero pwede kasi tumalon eh. Alam mo. Okay. So, dahil dyan, Boss Bray, okay, final ano na to, prediction. Sino ang final four at ano ang sequencing, ano ranking na ating final four? Boss Bray muna, sino ang top four mo at anong ranking nila based on your pre-season 86 prediction? Champion, hinahin natin, Lasal. Runner-up, Ateneo. Number 3, UP. Number 4, NU. Number 5, FEU. Yun na muna. Okay? Yeah. Oh, top 4 na, top 4. Okay. Okay, okay. So, number 2 mo yung ano, diba? Ateneo? Oo. Oh, sige. Dahil ano to, I mean, feeling ko sila yung pwede makasteal ng championship other than those two. At magiging bias ako dahil loves ko si Boss Rowena at nagro-root ako para kay CJ. So, number one ko is Lasal and number two ko is UP. Mm-hmm. Dahil bias ako. Uso naman mga bias ngayon. And then number three, Ateneo. And then number four, NU. Mm. So, doon lang tayo. Number two and number three, baliktad. Yeah. Tapos, Boss Bray, sino ano mo? Rookie of the Year, probable na Rookie of the Year, favorite? Well, baka si Francis Lopez. Para siya magiging Ben Simmons, ha? Yeah. May, yan. Yun, si Francis. Okay, so sa akin, na Rookie of the Year siguro, Mason Amos. Yeah. Good pick. Tapos sa Mythical 5 ko, masasama tingin ko si Mason Amos, Francis Lopez. Dalawa yung mapupunta sa Mythical 5 sa ano, UP. Francis Lopez and ano, Diouf. Oh, bilib ka talaga kay Francis Lopez ah. Mythical 5 run. Kahit na tinatapon niya yung pangalang LeBron, believe pa rin ako sa kanya. So, LeBron Lopez. So Amos, Diouf, LeBron Lopez, tapos samahan natin ang Caballero dahil final year na niya. Final year na ba ni Caballero? Ha? Kapag-final year na ba ni Caballero? Oh, papakainal yun na yun. Labo naman hindi kunin ng PBA yung North Korea. Labo naman. Sabagay. Yeah. Tapos, ang number 5 ko, magagaling sa De La Salle. So, nag-ano lang yan, si Michael Phillips ang magiging number 5 ko. So, it's gonna be DU and Michael Phillips on the front line. Tapos, si Amos ang magiging big forward and si Francis Lopez and Caballero. Yun ang aking ano. Naka-asterisk doon si Papa Jerome kasi alam naman natin hindi siya healthy. So I don't think kung maglaro man siya makukompleto niya yung 14 games ng elimination. Depende sa health na lang. Yeah. Ikaw, Boss Bray, sino Mythical 5 mo? Mythical 5, Kai Balungay. Uh-huh. Malik Diouf. Uh-huh. Kevin Cambau. Okay, KQ okay. Baka dalawa sila ni ano diyan. Michael Phillips. Okay, possible kasi they're the favorites to be number one at the end of the season. So pwedeng dalawa yung candidate ano nila diyan, representative. And then the last one, JD Kagulangan. Okay. So, Diouf and JD from UB. So, lahat from elite school, ha? Balungay,
Tapos Michael Phillips, tapos si sino nga isa? KQ. KQ. Eh paano na si ano, yung mahilig kay mahilig sa KD? Hindi ba kasama 'yo? Si Evan? Oo, sa Mythical Five, ne. Hindi ko nga naisama yung last season sa Mythical Five ko. So, yeah. Okay na ako doon. Okay na ako doon. At least, umuusbong ang love life ng ating ano, Evan Nelin. Yeah. Evan na pala. Kala ko kasi, ano, hindi yung KD yung trick niya. Kasi Evan pangalan niya, di ba? Malay mo, bagay sila ni Evan na alawi, di ba? Malay mo. Mas ano, di ba? Mas bagay. Pareho pang Middle Eastern yung dating nila. So, Boss Cry, ayan ang ating pick. Meron na tayong Rookie of the Year. Rookie of the Year mo, si ano? Eh, yun, si LeBron Lopez. Kung ano, eligible naman siya, di ba? Si Amos. Rookie pa rin naman yun, di ba? Yeah. Nagkatalo tayo na matindi eh, yung ano, tingin ko kay Mason Amos. Pero feeling ko, baka nga Mason Amos yan. I just forgot na may Mason Amos nga pala. Feeling ko, mas magagamit siya eh. Kesa kay LeBron Lopez eh. Masyadong madami sa duty. So, Tingin ko nga si Portski, kahit na hindi maglalaro yung this season, magagamit yun eh. joke lang. Peace lang. Yeah. So, eh na ating ano, preview na ano, Boss Bay, season 86. May 3 minutes pa tayo, ano, magpa 5 to 8 pa ba tayo o hindi na? 5 to 8, sige, mabilisan, 5 to 8. Sayo. Ako, sige, ano, number 5, FEU, number 6, Adamson, number 7, UST, number 8, UE. Okay. Ako, bias ulit. Dahil nasa UST ang pala, number 5, UST. Number 6, ano, Adamson. Number 7, FEU. Number 8, ano nga yun? UE. Okay, ibang school, mabangit mo eh. Muntik ko na masabi, new era eh. muntik na. Boss Bray, magtatanghalian muna ako ng dinuguan, ha? Manood kayo kasi every week may episode na kami kasi UAAP na naman, buhay na naman ang dog show, Boss Bray. Yes, buhay na naman. Sobrang excited ko. Aso, problema ko sa manonood. Uy, baka naman, commissioner, baka pwede naman i-live yan. Yeah. Eh, boy Gigas tayo na. Boy Gigas. YouTube or Facebook naman, o. Boss Bray, babati lang ako. Mag-shoutout lang ako. Shoutout sa Epa Lane MOBA na nasa 1173 Pinobal Street, Sampaloc, Manila. Diba? Katabihan ng 24 Chicken at Kansen Sushi. At shoutout din kay Swashbuckler na tagagawa natin ng boba dyan. At shoutout sa lahat ng masugid na taga-share, taga-like, taga-comment sa UAAP Basketball 24/7. Diba? At kung magsusugal kayo, 1x bet na. Diba, Boss Bray? Yep. Alright. This ends our episode. See you in the next one. Yeah. Paalam. Peace. Bomba UE!